Ang Ilog Pasig ay isang ilog sa Pilipinas na dumadaloy mula sa Laguna de Bay sa pamamagitan ng kanal ng Napindan patungong Look ng Maynila. Ang lungsod ng Pasig ay nahati sa 30 na barangay. Ito ay may dalawang distrito ng lungsod. Ang unang distrito ay binubuo ng Timog at Kanluran. Ang pangalawang distrito ay binubuo naman ng Hilaga at Silangang bahagi ng lungsod. Noong araw pala ay napakaraming sinihan na nakatago dito sa Pasig at hindi alam ng mga kabataan ngayon. Ito nga pala yung Prima 1 and 2 na kilalang kilala dati na sinihan. Ayun, yung kulay dilaw na yun, may natitipang karatulang Inoy. Yun yung nananatiling Pinoy setter sa panahon mga 1980s. Ang entrance nun, kung hindi ako namamali nun, nasa 15 pesos. 15 pesos? 1980, mga 1980s. Yung mga palabasunan, mga kaiba pa? Mga palapas pa natin, mga luma nila, ano? Mga luma, mga dito lapit. Ramon Revilla, si Lito Lapit. Yan ko napanood yung si Kumar eh, yung kuba siya. Di alintana sa mga kwento nila, pinapakaganda ng mga sinihan nung araw dito sa Pasig. Na ngayon ay isang kwento na lamang na babalik-balikan ng mga taga-Pasig na nakaabot dito. Ito, itong araw na to. Basta, itong araw na to, ito, sinihan to nung araw. Victoria nung araw to, siguro, since mga 10 years na siguro to, naging sinihan, o mga 7, mga 9 years. Matagal na sinihan yan. Pero ngayon po, di alam nung ibang tao na Victoria na yun. Di na alam na itong, nung Victoria nung araw. Ngayon po ba, nung pag may sumasakay sa inyo, ano po pong kinasabi? Ang sinasabi sa amin, KFC na. Pero dati Victoria. Pero meron pa rin na yung paano sa amin na Victoria. Alam na namin yun. Sabi, sinabi sa amin ng pasahero, Victoria. Sabi, tigapasin ka dahil alam yung Victoria. Parang naging tambahin na rin yung mga gusto manood ng sili. Nung araw. Kaya kung tigapasin ka, pag sinabi ng tao na, kuya, sa Victoria, yun, matik, ito na agad. Iba na lang to nung sa KFC. Pag sinabi ng mga pasahero, kaya sa KFC, matik na. Kaya kasi nung araw to, buhat nung dumating yung mga Petamax, may naratusin nga na po. Pero dati, daming tao. Daming tao na, lalo pagka Fernando po. Punong-puno niya, wala ka maupuan. Na may idea po ba kayo nung araw kung magkano yung entrance dyan? Ang entrance dyan, murang-mura lang nun. Ang pagkakaalam ko, siguro, mga 25 yata yun. Mga ganun, 25. May double pa yun, no? Oo, may double pa. Nung araw yun, nung wala pang double, mga 25 lang yata ang bensin yun. May double na, nag-20. Nung araw po ba gano'ng kaganda yung pamas na yan, Tay? Sikat din na sinihan nung sa Pasig. Mula nung nawala ng mga sinihan, wala-wala na. Nung nawala po yung mga sinihan dito, nawala na lahat. Nawala na lahat. Pero isa po yun sa pinakamagandang sinihan dito. Pamas. Pamas. Abangan ko na ngayon, Tay.
Alam naman natin na mga Pilipino ay mahilig sa pagkain tulad na itong mga inihaw at iba pang mga pagkain na makikita nyo sa mga kanto-kanto at gilid-gilid ng Pasig. Sino ba naman ang hindi kakain sa mga ganitong klase ng pagkain na napakamura at pwedeng-pwede sa lahat, bata man o matanda, at wag lang yung pampabata na pares. Ang bahay na Tisa ay tinayo noong 1846 ni Don Cecilio Tek y Cabrera. Ito ay kabilang sa mga gusaling nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng batas militar sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos, nakilala ito bilang Freedom House at ginamit na lugar na pagpupulong para sa mga grupong anti at pro-Marcos. Ito tayo ngayon sa may Pasig Palengke. Ayan. Kung makikita nyo yung mga inasal, dati ang Jollibee. Ngayon, mang inasal na. Tapos nandito sa may bandang kanan, ito yung tinatawag na Mariposa. Dating sinihan din ito malapit sa palengke. Ito naman yung top star 2. Pagkagaling ka sa may Mariposa, diretsuhin mo lang. Tapos pagkaliwa mo dito sa may gilid ng City Hall, ito na siya. Mali, nasa harap siya ng City Hall ng Pasig. Top star to. Dating sinihan din ito. Napakarami talagang sinihan na nandito sa Pasig. Tulad na lamang nitong Pure Gold na dating Pasig Theater na matatagpuan nyo lang sa may Malinaw. Marami nga ngayon sa mga kabataan na hindi na rin alam siguro ang mga sinihan na ito, at ang mga dating lugar sa Pasig ay unti-unti nang pinaganda ng ating butihing mayor. Kachachot, marami sa atin ngayon mga hindi nakakaalam ng mga dating sinihan, lugar dito sa Pasig. Lalo na yung mga kabataan ngayon, hindi na nila alam yun. Kaya sinubukan natin alamin. Siyempre, may mga natutunan din tayo at nalaman kung ano-ano ba yung mga lugar dito sa Pasig. So, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog.